Mamamatay din kayong mahirap! It's taping day! Batang Quiapo, taping ulit tayo for today's video. Wow. At yan ang ating intro ngayon sa ating video na ito, ang bahay ni Lamang Rigor dito sa Quiapo. Diba, pagpasensyahan nyo na nga pala guys kung hindi ako masyadong nakakapag-upload nitong mga nakaraang linggo dahil lahat po ng video ko dito sa aking cellphone ay hindi pa na ipapalabas sa TV, kaya naka-standby lamang din ang ating video dito sa cellphone. Diba, ang vlog na ito ay kung ano nga ba yung ginagawa naming mga talents tuwing nahaset kami ng Batang Quiapo. Eto na po! Lagong ng bangs ko. Batang puti mo dyan! RB! Yeah! Ano ko may picture? Gusto mo picture? Ayan, nilapit sa'yo ito. Di parang ganda namin dyan. Parang ganda namin dyan. Sa video ba natin maganda kami? Oo, oo. Sa video natin maganda kami doon? Oo, maganda. Ati mo sila. Hello. Hi. We're Army. Ano ganyan? Di ba? Etong video na to guys ay kuha habang kami ay naka-blockings na at naghihintay na lamang ng 5-4-3-2-1 ni Direk. Ito yung time na si Rod ay aalis na sa bahay nila Mang Marcing kasi nakaipon na nga daw siya. Wow. At ito yung time na sinabihan niya kami mga hampas lupang kapitbahay na mababaho. Ay charis lamang, taping lamang naman po yun. So, ito na nga po yung behind the scene namin. Ready at 5-4-3-2! Action! Ay, mga kapuspalas! Cut! Okay, cut muna tayo dyan guys. Abangan nyo na lamang itong raw video na to at i-upload natin siya ng hiwalay dito din sa ating page kasi medyo mahaba po ang video na ito para malaman nyo din kung ilang beses nga naming tinake yung mga sinasabi ni Rodo dyan bago siya umalis ng bahay nila Mang Marcing. After nga ng scenario natin doon sa bahay nila Mang Marcing kung saan nag-amok itong si Roda, ay diretso naman tayo dito sa palengke kung saan nagtitinda sila Aling Marites. At ayan, meron tayong panakaw na video sa behind the scene. Ito naman yung time na nalaman ni Marites at Santino na si Tanggol nga ay pumasok na ng San Dimas para umuwi sa kanilang bahay. Oh guys, quiet lang tayo ha, dahil sa inyo ko lamang ipapakita ito. Ito nga pala yung set kung saan nagtitinda sila Marites, Alintinding, sila Roda ng kanilang mga paninda dito sa Quiapo. Oh ayan, pinakita ko na sa inyo guys ha. At nung matapos nga yung taping namin dito sa palengke kung saan nagtitinda sila Aling Marites, ay ayan yung ihaw-ihaw dito na props ay dinumog na nga nitong mga production team. At ayan, nakigulo-gulo na nga din kami para humingi nga ng barbecue, o diba? Ganyan nga po pala sa set guys, yung mga props is pwede nyong kainin, pwede nyong uwi, basta magkasabi kayo sa production. At habang pinapaihaw ko nga doon yung aking napiling barbecue, ay ayan, nagvideo-video muna ako dito sa set sa paligid kung saan nagtitinda sila Aling Roda. Ayan, tamang pasilip lamang dito ito sa video. Sarado na nga pala sila nung time na to. Ay este, tapos na pala yung taping namin nung time na to. Kaya ayan, nakakapag BTS na tayo dito sa set ng Batang Quiapo kung saan nagtitinda sila Aling Tinding, si Marites, si Roda ng kanilang mga paninda dito sa Quiapo. O ayun, yung ihaw-ihaw. Mamaya kukunin ko na yung pinapaihaw ko dyan ha. Taping bargain ito guys, pero kinabukasan na to after naming mag-taping sa Batang Quiapo. At hindi po pala ito Batang Quiapo ha. Na-call nga po pala kami sa bagong palabas ni Heaven Paralejo at Marco Gallo sa kanilang bagong movie, yung The Guy in Something Like That, ganun po. So, eto na-call nga pala kami dito as a cafe crowd, kaya ayan, grind po ulit after nung Batang Quiapo taping. At ayan na nga, habang hindi pa nga kami nakakall, ay nag-ready na nga kami dito at nag-ayos-ayos na para sa aming senaryo sa loob ng coffee shop. Share ko nga lang pala yung gamit ko dito guys na damit, ay hindi nga pala yan sa akin. Hiniram ko lamang yan dyan sa aking co-talents. Wala kasi ako guys na masyadong crop top na ganun. Eh kailangan kasi medyo
millennials yung ating outfitan dito. At ito na nga guys, naka-blockings na kami dyan. Ayan, kunwari kape-kape lamang. Kahit di naman ako nagkakape, ayan, kunwari inom-inom ng kape. So, tadaan lamang naman dyan sa harap ko si Marco Gallio. At ayun na, yun na yung taping na yun. Pero madami kaming scenario dito. At share ko lang din pala guys, yung pagkain dito sa coffee shop. Pag sinaserve sa amin ay pwede namin kainin. Kaya busog-busog. Lahat ng tinapay dito sa coffee shop nila ay nakain talaga namin ng libre. Grabe, masarap talaga guys. Hindi lang ako minum ng kape kasi hindi po talaga ako nagkakape. Blockings na nga pala kami nung time na ito. At dahil hindi pa naman nag-i-start, ay ayun, nahuli ko ang aking isang co-talents na tutulog sa set. Shout out, Jessa Lumay. Ayan, segue pa. Segue means, after mong mag-taping ka na kahapon, is may proceed ka sa another taping. Parang ganon. So, puyatan talaga guys yung segue. So, ayun lang nga guys si Jessa Lumay at tulog na tulog habang naka-blockings kami nung time na yan. Shout out, Jessa Lumay. Sorry, in-upload ko yung video mo. So, ni-research ko guys yung bagong palabas ni Heaven Parelejo at ni Marco Gallio. Ito nga po pala yung pamagat niya. Men are from QC, women are from Alabang. So, ito nga pala yung taping na yon. So, di bale, crowd kami dito sa labas at nag-taping sila dun sa loob. Kaya po may crowd sa labas kasi yung tutok po ng camera ay sa labas nakatutok. Kaya kailangan merong kunwari nagkakape dito sa table na yon sa labas. At after nga ng mga taping namin, mga ilang taping namin dun sa loob ng cafe, ay ayan, lunch break na. At habang nagla-lunch break nga sila, ayan, konting video muna tayo pasilip dito sa set. Di bali, kasama nga pala namin dito sa tent ay yung production, yung mga co-talents ko. Kain po tayo, guys! At habang naka-standby nga kami dito sa labas, ay konting pasilip lamang sa ginagawa ni Marco at ni Heaven dun sa loob habang sila ay nagtitaping. Ayan, Marco Gallio at Heaven Parelejo, so abangan nyo na lang po sa sinihan. Ayan lamang po guys ang ating video for today. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Bye-bye! Peace!